Uy, pasensya ka na sa amo natin, ha? May sati kasi lagi yun, eh. Kaya tuloy, wala nagtatagal na maid sa kanya. Pasensya ka na, ha? Pati ikaw napapag-diskutahan. Bakit po ganun? Bakit po siya masungin? Alam mo, hindi naman dati siyang ganun, eh. Mabait siya, eh. Talaga po? Pero ano po nangyari? Bakit po siya naging masungit? Eh, kasi... Ay! Ako po pinag-iusapan niyo? Ang Sister Red, ikaw naman. Naging small talk lang ako kay Little Doll Girl. At ikaw, tapusin mo yung mga ginagawa mo at marami ka pang gagawin. Sige po. Lahat po yung sinasabi niyo po sa sanot. Ang kit-kit mo talaga. Hoy, lika na. Tikitok, bakit kanya si Ma'am Adessa? Bakit ayaw niyang umiti at maging masaya? Gusto mo bang makita ang nakaraan ni Odessa? Tik-tak! Opo, paano po yun, Tikitok? Akong bahala. Tik-tak! Sister Red, bakit ba tayo punta ng punta dito? Tapos wala ka namang ibang gagawin kundi titigan niya ang bahay ng papa mo. Kasing kalimutan ang mga samang nangyari dyan, eh. Alam mo ba, noong una kong pumunta sa bahay na yan? Puno ako ng pag-asa. Sabik na sabik ako sa pamamahal ng ama ko. Sabik na sabik ako makasama siya. Tara, Jared. Siya si Odessa. Ang anak ko kayo. Elena. Alam ko, ang una mong asawa. Magandang gabi po. Ilha kondolan sa pagkawala ng mama mo, ha? Don't worry. Ngayon wala na siya. Kami na yung magiging family mo. Welcome home, Ilha. Salamat po. Akala ni Odessa ay nakahanap na siya ng pamilyang pupunan ang pagkawala ng kanyang ina. Tik-tak! Akala niya na yung kasama niya na ang ama ay matitikman na niya na ang pagmamahal nito. Pero iba ang ugali ng kanyang ama. Tik-tak! Dahil mas mahalaga dito ang ibang bagay kaysa kalingain ng kanyang anak. Kung malamig ang pagkatao ng kanyang ama, natuklasan ni Odessa na iba rin ang ugali ng kanyang madrasta. Tik-tak! Magmula ngayon, ikaw mag-aalaga kay Anne. Ikaw magbabantay, maglilinis, mag-aasikaso, magbibigay ng gamot sa anak mo. Pero hindi ko po alam kung paano ko siya aalagaan. Tumatanggi ka? Eh, tinanggap na nga kita dito kahit dagdag-kar ko ka sa pamamahay ko? May pulmonary arterial hypertension si Anne. Hindi siya makabangon at nahihirapan siyang huminga. Kailangan niya na magbabantay sa kanya para magbigay ng oxygen kapag nahihirapan huminga. Ikaw ang gagawa nun para magpakalaban ka na dito. Pero hindi po ako nurse. Dahil bata pa si Odessa noon, kaya hindi niya pa masyadong naiintindihan
kung gaano kabigat ang ibinigay sa kanyang responsibilidad ng kanyang madrasta. Tik-tak! Kaya hindi niya inaasahan na may trahedyang mangyayari at maisisisi ito kay Odessa. Tik-tak! Sarili ko pa magkiyari mo sama sa kanya. Papa? Papa, ano ba nangyari kay Ann? Wala na si Ann. Kasalanan mo to, Odessa. Pinatay mo ang anak ko. Hindi ko po sinasadya yun. Sinanggap kita dito dahil naaawa ko sa'yo. Papa! Pero ganito pala yung susukli mo. Wala kang mararating sa buhay. Kung ganito ka kay responsable. Kaya ipakihin mo na ang mga gamit mo. Alis ka na dito! Papa! 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 Yaska! Sana hindi nang nilinagap dito! Hindi makapaniwala si Odessa na tinalikuran na siya ng kanyang ama. Noon, napagtanto ni Odessa na hinding-hindi na siya makakaasa pa dito. Tik-tak! Alam niya na sa mga sandaling yun, sarili na lang niya ang